love you and I want to marry you. Gusto ko mapalapit kay Luke. Bakit kay Luke? Siya ang naiisip kong magandang paraan para makaganti kay Veronica. Hindi ko nagugustuhan ang epekto sa iyo ng kanahanda ngayon. Bakit naman ho? Lahat ng magaganda at mahahalagang bagay na itinuro namin sa iyo mula pagkabata. Hindi naman ho sa ganun na ni Marcelina. Hindi iyo ang kandila, kaya akin. Huwag mong gawin yun, Nanay Marcelina! Gusto ko lang ipaalala sa inyo, Don Francisco, na pag binalikan kayo lahat ng ginagawa nyo, kahit Santo Papa, hindi kayo kayang tulungan. Alam nyo na kung ano gagawin nyo. Father, kahit pare ka, hindi ka sasantuhin ang baril ko. Kahit na ganyan itsura ni Mang, mas gugustuhin kong pakasalan siya. Nagbibiro ka ba? Hey, Mang, will you marry me? Oo, Luke. Pakakasalan kita. Nakakadiri ka! Nakakadiri kayo! I hate you both! Luke, pasensya ka na, nabigla lang kasi ako sa sinabi mo eh. You didn't mean it? Hindi ko kasi talaga inisip yung sinabi ko. Ang iniisip ko lang eh kung paano ako makakaganti kay Veronica. Patawarin mo ako, Luke. Hindi ko intensyon na saktan ka. It's okay. I understand. Salamat. Pero umaasa pa rin ako. Umaasa saan? That one day, maging totoo lahat ang masabi mo. Na mahal mo ako at makakasalan mo ako. Masamang nangyari sa inyo, Father, no? Nako, Father! Sigurado ako na ganito ang ginawa sa inyo mga tauhan ni Don Francisco! Hinawa ko kayo sa leg! Tapos, sinabi ako kayo naman sa samang salita! Tapos, tinakot kayo! Kasi sinabi sa inyo, kahit pari kayo, hindi kayo sasantuhin ng mga baril namin! Tama! Ganun-ganun na sinabi sa akin! Ha? Totoo ba, Father? Oo! Naku, Sus Mariosa! Naku, eto! Lagi mo na namang nalalaman, ha? Dalawa lang yan. May ESP ka talaga o isa ka sa mga goons? Tignan mo nga, Father. Ako? Hindi. May mga bigote yun, eh. Ang ibig lang namin sabihin, Father, kayo naman kasi hindi kayo nakikinig. Pinipigilan na kayo sa pagpunta doon dahil nga halang kaluluwa nun. Nako, totoo yan. Mawalang galang na, Father, ano? Yung matandang yun, malapit-lapit lang makipag-meet personally kay Lucifer. Anong gagawin natin? Ngayon, Father, tinatanong nyo kami kung anong gagawin natin. Samantalang kanina, sabi nyo sa amin, huwag namin pakialaman yung gusto nyo pakialaman. Oo, una-una, pero ano ang gagawin natin? Dahil sinabi nila, hindi pa rin dito natatapos ang lahat. Huwag kayong mag-alala, Father. Pinaghandaan na namin sila. Hinihintay na sila ng aming... Lucia, pabayaan mo na kami ni Antonio. Sinta, hindi mo alam kung gaano kasakit mawala ng isang taong pinakamamahal mo. Pero matagal ng panahon ang lumipas. Napakarami nang nangyari. Lucia, magpapakasal na kami ni Antonio. At ang mga panahong iyon, Sinta, hindi ako binigyan ng pagkakataong paglabag si Antonio. At alam mo yun, inagaw siya sa akin. Si Antonio lang ang meron ako sa buhay ko. May anak kayo. Hindi pa mas dapat na magkabalikan kami ni Antonio dahil ikaw na rin ang nagsabi, Jacinta. May anak kami.
Si Antonio. Huwag kang lumuhod, Tasita. Hindi ako Diyos. At hindi tayong dalawang magdidesisyon. Kundi si Antonio. Nangyari sa pari? Matatakot na yon, Don Francisco. Hindi na pipiyok yun. Kung hindi man siya, merong ibang pipiyok. Sino, Don Francisco? Ang tatlong madre. Anong gusto mong gawin namin sa kanila? Sunugin ang simbahan. Opo, Don Francisco. Ha? Nagagalit sa akin si Veronica. Eh, hindi ko naman ho kasalanan na akong mahal ni Luke, eh. Hayaan mo kakausapin kayo sa Veronica niya. Sumusobra na yung batang yun, eh. Nay, huwag na. Baka madamay lang ho kayo sa gulo namin. Anak, ibig mong ba sabihin, kahit alam na ni Luke na si Bernadette at si Imang iisa, mahal ka pa rin niya? Maasa ko yata siya na babalik si Bernadette, eh. Bakit mo naman nasabi? Ibinalik niya ko sa akin ang kandila ko. Uy, nasaan ang kandila? Binawi ho ni Nanay Marcelina. Aha, bakit niya binawi? Kasi sabi niya daw po na nagbabago na daw ang ugali ko nang dahil lang sa kandila. Nay, nagbabago na ho ba ako? Imang, baka naman merong hindi maganda na nakita si Sister Marcelina. Sabi niya daw po, ginagamit ko yung kandila para maging ganti po. Totoo nga ba? Alam mo, anak, sa palagay ko, kailangan mong puntahan ang mga nanay-madre mo at humingi ka ng dispensa. Bawi mo sinabi mo! Hindi ko babawin ang sinabi ko. Si Fatima ang pakakasalan ko. Luke, hindi pwede! Hindi ako papayag! Ako ang pakasalan mo! No. Luke, magmamakaawa ko. Sige na, ako ang pakasalan mo, Luke. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Luke! Luke! Luke, ano ba? Luke, bumalik ka dito! Ah!
Andiyan na ba si Jacinta? Wala pa nga eh. Kaalala na ako. Napakatranin na naman yan. Antonio, unawain mo naman siya. Kung ako rin naman ang nasa kalagayan niya, eh, talagang mapraprening ako. Antonio, nahihirapan ako. Bakit? Ano nangyari? Nanggaling ako kay Lucia. Nagmakaawa ako sa kanya na kung pwede, huwag niya na tayong guluhin. Sinta, bakit mo ginawa yun? Ako naman ngayon ang magmamakaawa sa'yo. Mag-desisyon ka na, Antonio. Sino ba talagang pipiliin mo, ako o si Lucia? Ate, bakit? Nagpunta si Jacinta dito kanina. Tungkol ba kay Antonio? Nagmamakaawa siya na huwag ko silang guluhin ni Antonio. Bilang babae, naiintindihan ko si Jacinta. Pero bilang kapatid mo, gusto kita maging maligaya. Anong gagawin ko, Lourdes? Sundin mo yung puso mo. Kung saan ka magiging masaya. Ate, naranasan mo ng maagawan. Mawalan at umiyak. Matatahimik ka ba kung alam mong masaya ka, pero may isang taong umiiyak? Pare-pareho lang kayo naghahanap ng sulok sa mundong ito. Huwag mong hayaang pare-pareho kayong magkamali. Bakit hindi ka umalis muna? Mag-isip. Tingnan mo kung anong makabubuti para sa nakararami. Sikat at si Teresita Bartolome. Pati nga ako gustong idamay yan at sunugin itong simbahan eh. Kita nyo na? Oo. Sino ba nag-auto sa inyo para gawin ito? Si Don Francisco sa Avedra po. Ayun! Oo, wala ka po! Opo. Uy, ang husay mong kumanta ha, nasa tono tsaka nasa tiyempo ha. Gusto nyo ng bilao? Ayun! Pagbigyan mo naman ako. Kahit isang gabi lang. Kapal mo! Ano sa tingin mo? Papayag akong sumiping sa'yo ng isang gabi? Hindi naman yun ang sinasabi ko eh. Ang ibig kong sabihin, eh magsama tayo. Ikaw. Ako. Yung anak natin. Isang hapunan. Magsalo-salo tayo. Parang isang buong pamilya.
Martina, kung patibong ito, manda ka sa akin. Lourdes, patutunayan ko sa'yo. Wala akong masamang binabala ko. Ano ba yung kalokohang ginawa mo, Jacinta? Kung kalokohang ipaglaban ng pagmamahal ko, ako na siguro ang pinakalokalokang babae sa mundo. Bakit mo naman sinubod si Lucia? Dahil alam ko, Teresina, na hindi titigil si Lucia hanggat hindi niya naaagaw sa akin si Antonio. Anong balak mong gawin? Hindi ako susuko. Ipaglalaban ko si Antonio. Pagkamatayan na. Day, Jacinta! Bakit? Nagkagulo sa simbahan kagabi. Eh, nahuli mga taon ni Don Francisco, sinusunog yung simbahan. Demonyo talaga yung matandang yan. Alam mo, sana mamatay na siya. Don Francisco! Don Francisco! May pulis po! Bakit? Anong meron? Don Francisco, inuuli ka namin sa salamtang ang pagpatay kay Gabriel Sikat at kay Teresita Bartolome. Ano yung kalukohan na pinagsasabi mo? Paano niyo patutunayan ito? Kasama namin tao yung utusan niyo. Siya nga po ang nag-utos sa amin para patayin si Gabriel at si Teresita Bartolome. Sumama na ako kayo sa amin. Lucia! Yeah. Tawagan mo si attorney. Lolo! Lolo! Nakaka-impress, di ba? Eto ba ang mga bulaklak ko sa garden? Pinitas mo? Hindi mo lang alam kung gaano kahirap mamitas ng ganyang karaming bulaklak. Hindi mo rin alam kung gaano kahirap mag-alaga ng mga bulaklak para mamukadkad ng ganito! Hindi mo naman nakikita yung halaga ng ginagawa ko. Ang gusto ko, good mood ka. Para mamayang gabi. Anako, Martin. Huwag muna ngayon. Bakit? Meron kasing problema. Gusto ko muna kasi kasuhin yun. Hindi pwede. Umuho ka na eh. Umuho ka na sa akin. Eh kaya nga, kinakancel ko eh. Eh kailangan, meron ka isang salita. Bakit hindi na ba ako pwede magbago ng isip? Eh kailangan ito pa rin mo yung pinag-usapan natin. Siguro bukas na lang yan. At bakit? Meron ba ako pinurmahan na kontrata na nagsasabing hindi ako pwede magbago ng isip? Ano ka ba? Ginagawa ko na nga lahat. Para suyuin ka, pero pinahihirapan mo ako. Ang arte-arte mo! Ano? Sumusuko ka na? Hindi! Anako, Martin, utang na loob. Iwanan mo nga muna ako. Sige na. Sana'y putak-tingin ka sa dami ng bulaklak dito sa kwarto. Ano sabi mo? Ang sinabi ko, eh, ang ganda mong tingnan. Kasama ang lahat ng bulaklak na ito. Dito sa kwartong ito. Tumabi ka nga dyan. Sadali nga lang, ba't bang init ko ng ulo ninyo? Dahil naiinis ako pag nakikita ko yung pagmumukha mo. Ang sabi mo, para ka kasing nananalamin. Sadali nga lang. Sabi ng nanay, eh nagpapakabait ka daw. Parang hindi naman. Kung ang nanay mo ang ilalapit sa akin, okay lang. Pero ikaw, ayoko! Nakakatawa naman, no?
nakakatawa, ha? Kasi, parehas lang pala tayo ng nararamdaman. Dahil tuwing nakikita ko yung mukha mo, wala akong ibang nakikita kundi ang pagbabalat kayo. Antayin mo lang makuha ko ang wali na abukak. May iinip lang kayo, itay. Dahil hindi ibibigay sa'yo ng Lola Reyna ko. Tingnan natin. Sige. Hindi ako tumatanggap ng dalaw. Gusto ko lang makita ang itsura mo sa loob ng kulungan. Isang matandang walang magawa ang pera at kapangyarihan. Ngayon, nasaan mga tauhan mo? Wala! Mag-isa mong pagdusahan ang lahat ng kahayupong ginawa mo sa amin. At sinisiguro ko sa'yo, mabubulok ka dito sa loob ng kulungan. Habang ni isang kamag-anak ay walang dadamay sa'yo. Hanggat pati ang sarili mong anino'y mandiri sa'yo, ibang ka! Naniniwala ba kayo na totoong nagiging mabait si Martin? Hindi! Pwede! Naniniwala ba kayong totoong maaaring mahalin ni Martin si Lourdes? Hindi! Pwede! Naniniwala ba kayong posibleng hindi na talaga magkaka-interes si Martin sa wali na abukak? Hindi! Pwede! Ano ba? Pwede! Bakit ba pwede na pwede? O ba bakit hindi pwede? Pwede! O pwede naman pala eh! Eh bakit nga? Pwede nga dahil nakadepende ang lahat sa kung mapapasa kamay na ni Martin ang wali na abukak. Dahil pag nangyari yun ng permanente, syempre mawawala na siya ng interes sa pagkukontrabida niya dahil nasa kanina yung pinakamimithi niyang pagiging gwapo. Nako! Sa akin naman, hindi pwedeng maging mabuti si Martin kahit nasa kanya ng wali na abukak. Dahil gagamitin niya ang kanyang kagwapuhan at likas na kapangyarihan upang mas maging miserable ang buhay ng mga tao sa paligid niya, kaya hindi pwede. Kaya siguro, huwag na tayong makialam muna. Hayaan na lang natin at subaybayan na lang natin ang susunod na gagawin ni Martin. Tutal naman, nandyan ang kanyang mga magulang para bantayan siya. Pwede? Pwede! Hello? 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 Test mic? Hello? Hello? Oh! Anong ginagawa mo dito? Haranayin ko si Imang eh. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Wala. Inayos ko nito. Woo! Ewan ko kung haranayin mo rin si Imang eh. Eh so, kung haranayin ko, binata ko, dalaga siya. Masama ba yun? Ang masama doon ay nakakadistorbo kayo sa panghaharaan ako kay Imang. Pwede ba mauna muna ako ngayon, bukas na lang kayong dalawa? Seryoso ka ba? Unang-unang kantahan na itong pinag-uusapan natin. Nandito na ako. Eh kayong dalawa, lalo na ikaw, Lorenzo. Eh parang pang backup singer lang kayo. Ah, ganun ah. Baka nakakalimutan mo, galing ako Amerika. Mas nasa tono ako. Ikaw, Lorenzo, talo ka? Wala ka. Oh, sige. Siguro tingnan na lang natin kung sino magpapadungaw kay Imang. Sino sa tingin nyo sa ating tatlo ang pipiliin ng dalagang ito? Siyempre ako, walang iba kundi siyempre sino ba ba kundi ako? Sino sa tingin nyo, kayo ba o ako, ang mas may dating, cutie pa at gwapo? Siyempre ako, walang iba kundi
walang iba kundi siyempre sino pa ba kundi ito. Huwag ka nang lumingon sa kung saan saan pa. Kung naghahanap ka ng lalaking maganda, nandirito ako naghihintay, nakatayo sa iyong harapan. Wala namang pagpipilian, di ka na mahihirapan. Ako'y lapitan mo, ako'y titigan mo. At kung sakaling di ako ang minguli at napusuan maiintindihan, ako man ay masaktan, ang tanging hiling namin ay ang iyong kaligayahan. Yun lang, wala nang iba. Gawin ko. Anong gumugulo sa isip mo, Jacinta? Napakasal po kami ni Antonio eh. Bah, magandang balita yan. Eh kaso, hindi ko alam kung itutuloy ko yung pagpapakasal ko sa kanya. Bakit naman? Dahil kay Lucie. Jacinta, matagal lang napawalang bisa ang kasal ni Antonio at ni Lucia. Sa katunayan nga, ikinasal na siya sa iba, hindi ba? Oo, Padre. Pero pakiramdam ko ho, nagmamahalan pa rin sila eh. Pakiramdam lang ba yan o yan ang katotohanan? Malakas po ang pakiramdam ko eh. Hindi ka pwede magdesisyon base sa iyong nararamdaman. Kailangan harapin mo ang katotohanan. Padre, yun na rin eh. Hindi ko kasi alam kung kaya ko pang harapin ang katotohanan. Sobra na po ako nasasaktan eh. Ang kasal ay pag-iisang dibdib ng dalawang tao. Kung papasukin mo to, kailangan eh, maluwag to sa iyong kalooban. Padre, paano ko po kung sabihin ni Antonio na mahal niya pa si Lucia? Magpaparaya ba po ako? Sa palagay ko eh, ikaw lang ang makakasagot niyan. Anong kaya mong gawin para sa iyong pag-ibig? Paparaya ka ba? O ipaglalaban mo ito? Humingi ka ng sagot sa ating Panginoon. Kapag nangyari yun, maluwag mong tanggapin ito. Dahil alam mong siya lang ang nakakalam ng makakabuti para sa iyo. Magandang gabi, ma'am. Anong ginagawa niyo dito? Nangangaroling? Hoy, Nobyembre pa lang. Harana, imang. Yun ang ginagawa namin. Harana? Kayo naman. Alam ko naman, hindi ako kagandahan. Pero sa ginagawa niyo, parang napakaganda ko. Oo naman, imang. Lalo na pagsindihan na yung kandila. Kasali ka ba dito? Kasi parang dalawang boses lang ang narinig ko kanina eh. At kung may pangatlo man, boses maligno! Ito naman eh, ma'am. Bigat-bigat panganan eh. Pinuto para karanahin ka. Siya nga pala, malapit na kasi ang dugo ko. Kailangan ko ng escort. Ako! Handa na yung susuot ko. Meron na akong susuot. Ako yung kotse ko nandiyan na. Eh, gusto mo, punta na tayo sa dibo mo. Hindi, sandali lang. Sigurado ba kayo na handa na kayo maging escort ko? Oo naman. Kasi kung sino man ang pipiliin ko na maging escort ko, dapat, karapat-dapat siya. Pablo, gusto ko matuto ka mag-Ingles. Ha? Huh?
magbagong asal ka at baguhin mo ang personalidad mo. Eh, ma'am, edi, parang na sinabi wala akong pag-asa nun. Eh, problema mo na yun. Jesus. Luke, gusto ko kausapin mo na si Veronica. Ha? Bakit? Kailangan. Hindi ko naman ito papagawa sa'yo kung hindi kailangan ni Lorenzo, gusto ko makipagkaibigan ka sa isang magandang babae. Bakit pa? Basta huwag niyo na ako tanungin. Meron kayong matututunan sa mga pinapagawa ko. Thank you.